naik apa? Oh, sikit Mbak. Lanjut, Mbak. Oh. Bukan Baksil. Iya, guru. Ayo na nga, balikan natin ang ating napag-usapan kanina na si Mami Jo. Palagi na nakakatanggap ng fruit cocktails at hindi niya alam kung paano ba yung mga pwedeng gawin doon pa. Yun nga, nagtatanong siya, ano pa bang pwede natin gawin doon? Baka may pwede tayong tawagin para tayo tulungan sa problema. Tama, pwede. Meron talaga, tatawagin naman natin. Live na live via Zoom ang ating live guru of the day. Dahil 15 years na siyang executive chef. Wow, 15 years. Mula siya sa Angono, Rizal. Ay, galing ako dyan. Oh, Higantes Festival nila. Ayan, please welcome ating live guru of the day na always to the rescue, Chef Jay Montesenia. Parang galing si Chef. Hello, class. Good morning, live guru. Good morning, classmates. Ayan, so... Eto na nga, Chef Jay, ang tanong po ni Mami Jo, ano daw po ba ang mga tips o pwede pa nilang gawin sa napakadaming fruit cocktail na nareceive nila? Actually, marami tayong pwede gawin sa fruit cocktail. Kasi ako mo naman na ginagawa, fruit salad, hinahalo siya sa mga dessert usually, cold dessert. Lalo na pag Christmas. Paano pa mag-Valentine's Day? Uy, pwede naman. Pwede tayong kumuha ng mga dessert na pang-offer sa Christmas, lalo na pag may gathering, di ba? Anong klaseng desserts po ba ang pwedeng gawin? Ayan. Kagaya ng mga buko salad. Diba, may fruit cocktail doon. Fruit salad. Pwede mo rin siyang gawing pie. Salip na buko pa yung gawin mo, fruit cocktail yung ipalaman mo sa loob. Uy, bago yun na, ang sarap. Cocktail pie. Cocktail pie. Ano po bang recipe yung pwede mo maituro sa amin today, Chef? Yan. Actually, ito, napakasimple lang. Pwede nga itong gawin ng kahit mamis, kahit estudyante lang kasi sa sobrang dali. Ituturo ko na siya ngayon. Actually, kailangan lang natin ng baso. Tapos ang ingredients, kailangan natin ng... Wow! Chocolate? Cake. Chocolate cake. Okay. Ano lang to, mga tira-tira ng cake. Kaya ire-recycle lang natin. Ay, maganda marami yan. Marami natitira pag ano. Tapos hindi masasayang. Fruit cocktail. Fruit cocktail. Ito yung pinaka-main natin, fruit cocktail. Yeah. Okay po. Tapos kailangan lang natin ng condensed milk. Okay. Condensed milk. Ayan. I love condensed milk. Condensed milk. Same. All-purpose cream. Okay po. Paano po gagawin, Chef? Okay lang, Chef. Dahon? Basil. Bango niya. Or garnish lang siya. Optional naman siya. Okay. Actually, ganito lang gagawin natin. Ililayer lang natin siya. Unahin natin ilagay yung sponge cake para... Wow! O ginagano? So minamasa siya. Okay, ipipress po natin siya para... Sinisiksik. Tapos, isusunod natin yung fruit cocktail. Sunod yung fruit cocktail. Uy, parang ang sarap niya. Parang naman ako nagutom nito. Kaya... Papadala daw ni Chef mamaya. Papadala niya talaga sa iyo yan, Abby. Tingnan. Mula ang gold. Ganto lang po. Ililayer lang po natin siya. Tapos, para sa sauce po natin, imimix po natin yung condensed at saka all-purpose cream. Imimix lang po natin sila. Naku, sobrang lapot niyan. Tama lang. Chef, paano pag walang all-purpose cream? Ano pong pwedeng i-substitute mo? Actually, pwede na po yung... May nabibili na po ngayon na cream densada, di ba? Yung mga ganito. Ayoko lang magdala. Okay. Magkasama na po. Ay, hinahalo. 2-in-1 na siya. 3-in-1. Kasi itatap natin dito sa... Itatap natin siya dito. Okay po. Ayun! Wow! Ang sarap! Dapat po ba malamig yung fruit cocktails? Actually, ire-rep
di natin siya pagkatapos na natin gawin. Kasi mas maganda i-serve siya ng naka-chill. Ah, di ba? Ano pa sasabi? Kala ko kakainin tapos, agad eh. At sila layerin po ulit ng chocolate. Ah, ililayer ulit natin siya. Ah, so layer-layer pa. Hanggang sa mapuno. Ah, so para din siyang yung may layer-layer. Oh. Ang galing. Chef, saan mo natutunan yung recipe na yan? Ano ka ba noon? Wala kang magawa, ganun? Kasi wala talagang ano, kaya napag-isipan ko lang na marami rin kasi kaming food cocktail sa bahay. Ayan naman. Ay, ang galing. Siguro magkapit-bahay sila ni Mama Jo. Bakit? Ay, pakit pa na si Mami Jo. Ang dami na bibigyan ng fruit cocktail sa kanila. Wow. May pero tanungin muna natin si Life Guro. Life Guro, ilang yes. taon ka na pong, bago ka maging chef, nag-formal training po ba kayo? Oo, kasi alam mo. Ayan po, actually, nag-aral po ako ng HRM for 4 years then. Wow. 2 years na culinary. Oh, di ba? Kala mo. Ba't mo natanong, Abby? Kala mo ba sa camera si Chef G? Hindi, gusto lang malaman ni Abby kung sa formal training ba, naka-coat and tie ba sila doon? Oh. Kasi formal. Coat and tie po? Oh. Ah, hindi po. Naka-chef uniform po kami. Kala mo. Maloka ka, di ba nag-aaral ng culinary tapos ang uniform security guard? Ang gulo. Anong layer pa ulit? Natanong po ba yung last layer po ng chocolate cake? Okay, last na po siya. Wow. Ang saya. Hanggang mapuno lang po. Depende naman po sa ato. Depende sa basong gagamitin, no? Oo. Kasi pwede rin po siya gamitin shot glass, ganun. Para maliliit lang. Kunyari catering. Yan ang gusto lang ko. Talaga. Oo, para dessert. Sa mga PVC pipe po, pwede po ba yan? Pwede rin siya. Pwede rin. Pwede transparent po na hindi tayo. Lahat po pwede. Tama, sa kitchen po lahat pwede. Basta siguraduhin lang po natin na malinis yung pagkain. Dahil ayan. Alam niyo naman po, pinapasok sa katawan. Oo, tama. Yung PVC pipe po, baka ipasok sa katawan ni Tristan. Kasi, ang maganda lang sa PVC, kasi doon din naman pupunta yun eh. Oo. Ay, ano na po yung binubudbud niyo sa ibaba? Ay, ito yung chocolate, for garnish na lang po siya. At lang kayo, dahon. Basil. Ano yung basil. Basil. Oo, basil. Yan yung mabango. Wow. Oregan, may gusto mo. Ayan. Parang sarap! Hindi. Alam ko, susubuan ako nito. Pinapakita lang ni Chef. Ayan po, mas madali po. Simple lang, ililayer lang po, patong-patong. Tapos pagkatapos po, pwede na pong i-rep. Chef, ano pong tawag dyan sa... May tawag po ba kayo dyan sa special recipe nyo? Actually, ang ano po niya, chocolate horizon, soil horizon. Kasi ang layer niya, parang yung layer ng lupa sa... Ang lupa? Chocolate soil horizon dessert. Ang tsala ng ano. Chocolate horizon. Kung ikaw magkaka-dessert, ano yung papangalan mo? Chocolate pentagon. Okay. Kasi sa pentagon na gagamitin yung baso. Kumari ang bayon, di ba? Di ba? Ikaw. Tristan muna, ano pag nagka-dessert, anong pangalan sa'yo? Tantarantan ang sarap. Wow! Kumari ang baby niya, no, Mayor? Sorry, hindi na po kasi Life Guro sa atin. Life Guro! Oh, yan. Ayanin na. Hindi pa sumasagot yung tatay mo. May mga tips pa po ba kayo sa paggamit ng mga canned fruits? Yeah. Sa desserts? Tsaka pie. Ang masasabi ko lang talaga, pag sa mga canned fruits, dapat oras na mabuksan nyo, ubusin nyo na. Or pag i-takwit sa lata niya. Kasi ang chance nun, pwede kayo maka... food poison, pepper na kainin. Totoo yun. Kasi Chef J, meron po minsan pag binubuksan yung fruit cocktail, hindi na uubos. Inilalagay sa ref, binabalik. Okay po ba yung ganon? Hindi po yun maganda. Pwede nyo naman pong gawin, ilipat nyo na lang po sa garapo na crystal, babasagin. Para basta mas... sa lata. Basta wag po sa lata. Kasi minsan yung lata pwede kasi kakalawang eh. Ganun pala yun. At least alam natin, magandang alam natin yun. Kasi minsan, masyado lang tayo. Sige, lagay mo lang dyan, okay lang yan. Hindi lang natin masyado napapansin. Pero maganda nga na ingatan natin ang ating sarili. Kasi pinapasok nga natin yung pagkain sa ating katawan. Tama. Diba? At least hindi sa PVC pipe, diba? Yan po nga, no? Horizon Soil Dessert na Chef J. Nire-refrigerate pa po yan? Opo, at least 30 minutes po siguro. Kahit chiller lang po. Sa chiller. Kasi matarap siya i-serve ng malamig. Ano so, pa? Chef, mga anong oras po darating dito yan? Mga 2 hours. Hindi na mapanarap 2 hours. Parang siya magiging cake style, gano'n? Parang siya magiging cake na style. Ba't kami tinatanong mo kami ba yung chef? Ano, no?
Ako parang refrigerated cake po siya. Oh, matigas-tigas na siya. Pero, Chef, paano po kung yan po yung idea ng ating mga kabranskada? Nagawin-gawin yan na yan po, tapos gusto lang po nila mag-add ng on top. Parang, kuwari, ice cream, okay, no. Ganyan. Ay, cute yun. Ay, huwag po ice. So, papagawin po natin yung kasi po, masisira po yung cake natin. Mag-absorb po siya ng tubig. Masisira yung glass. Ice cream po, pag-ice cream. Ice cream, ah, pwede po ice cream. Ah, or whipped cream, para may... Oo nga. Mm. So dapat talaga kainin agad, hindi yung magtitira ka para bukas. Now I know. Ano po ba ma-advise nyo, Chef, sa mga brunchkada natin na nagbabalak gumawa ng dessert ngayong holiday season? Enjoy nyo lang pagluluto. Lahat ng luto pwede, basta siguraduhin malinis. Yeah. Talaga. Nagkasangkot sa sobrang saya, no? Enjoy. Well, Chef Jay, salamat po sa pagturo sa amin ng ng Chocolate Soil Horizon Dessert. Baka meron po kayong gustong pasalamatan or i-promote ngayong umaga. Go ahead po. Gusto ko lang po sanang batiin yung mga Montibon family, Montesenia family din sa Palawan, at saka mga suki namin dito sa store. Yeah. Ano po bang story yan? Meron po kayong cafe? Ano po siya? Puro writing na po yung mga tinitinda namin dito. Ano po siya? Let's Eat Amigo. Let's Eat Amigo. Uy, rice in a bowl. O, diba? So, mga good items pala talaga ang binibenta ni Sir Chef Jay. Good. Ayan. Chef Jay, maraming salamat sa mga tinuro mo sa amin. Wow. At masabi namin na chef ka talaga. Yes, diba? Advance Merry Christmas, Chef Jay. Happy New Year na din. Maraming thank salamat. You, Chef. Ayan. O, at least natuto tayo ngayon, mga kabranskada, kung paano gumawa ng isang kakaibang dessert gamit ang fruit cocktail. Yeah. Pero sa pagbabalik namin, titignan ko na kung sino talaga ang matalinong host ng Barangay Paitilog. Kaya walang aalis na magbabalik pa ang Live Gurok!